beloved, Boss Mike, Boss Mike, Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa Amandako ng Mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Dr. Alec! Okay. Pasok! Hello! Yan! Yan, ganito. Ano ba maganda? Teka, titignan ko muna. Dito, yan. Nga pala, si ating resource person ngayong gabi, walang iba kundi ang ating matalik na kaibigan at syempre tagagawa ng ating balat at syempre isa sa pinakamagaling mahusay na dermatologist sa ating bansa. Walang iba kundi si Dr. Lek Guerrero na nagmula pa sa Pampanga! Bakla rin to kasi. Baklaring kasi to kaya pwede nating ganin ito makipag-usap. Ganyan baklaan talaga. 'Di ba, Doc? Yes, pero hindi ako dermatologist ha, cosmetic surgeon. Diba? Ah, cosmetic surgeon pa. So, sorry, hindi ako na-inform. Oh, siya gumawa ng mata ko, ng ilong ko, ng labi ko, ng baba ko. Pati na rin yung nasa baba ko. joke lang. Oh, ang gandang gabi mo daw. Oh. Yan, oh. Hi, doktora daw. Okay. Oh, nandyan na si Robin na titay. Ano ba yan? Trip? Ah, Titan Drip? Ah, talaga? Ito mga to, daming alam eh. Oh, Willie, huwag ka na kumandidato, senador. Oo nga ba? Anyways, doktora, pe-play ko lang itong ating topic ngayon. Ha? Pakinggan mo, ha? Dali. Play natin, ha? Pakinggan mo. Iimbestigahan sa Senado ang Gluta Drip Session ni Mariel Padilla sa loob mismo ng Senado. Sa isang Instagram post na burado na ngayon, ipinakita ni Padilla na nagpapagluta drip siya habang nasa opisina ng asawang si Senador Robin Padilla. Oh, ayan ha, doktora, nasa loob daw ng opisina sa Senado. Si Mariel, nagmamaganda doon. Naloko. Wait lang ha, tuloy lang natin ulit. Ang gluta drip ay maladextrose na paggamit ng glutathione na isang uri ng antioxidant. Ayon kay Senadora Nancy Binay, chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges, bagamat hindi miyembro ng Senado si Mariel, kailangan pa rin itong silipin ng mabuti dahil may kaugnayan ito sa integridad at reputasyon ng Senado at kalusugan. Nakababahala rin umano ang IV procedure ni Mariel dahil ginawa ito ng walang abiso sa klinik ng Senado. Ayon kay Binay, mismong DOH at FDA na ang nagsabing bawal at hindi ligtas na gumamit ng gluta drip. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Mariel. Humingi naman ng paumanhin si Senador Padilla sa gitna ng mga batikos sa kanyang misis. Ayon kay Padilla, humihingi siya ng dispensa kung may nakitang masama ang mga netizen sa ginawa ng kanyang asawa na wala namang masama umanong intensyon. Pero sabi ni Padilla, sobrang nakatatawa na naging issue pa ito. Doc, yan na. So ngayon, unang tanong ko, tama ba yung kanyang ginawang proseso na kung saan lang abutan ng gusto niya mag-gluta drip, pwede? Ganon? Well, actually, kasi pag nag-i-inject, basta confident yung doctor. So, yung first doon is doctor dapat yung gagawa. Kasi yung mga nurse, pwede lang silang mag-inject kung may order yung doktor. So, kung walang order yung doktor, hindi pwedeng mag-inject ang nurses. So, yun yung first rule. So, kung doktor siya, okay lang. Kasi, kaya lang, ang pangit kasi dito, wala namang bawal dun sa ginawa niya. Pero kasi yung circumstances ng pagkakagawa, yun yung medyo questionable. Doon ako medyo nagpo-point out ng problema kasi senator nga si Idol Robin. Idol ko naman kasi yan. Oh, alam mo naman ako, mahilig sa artista. Ako dati, hindi na. Hindi pa din, to talaga. Tingnan mo naman yung ayos ko, bad boy na bad boy. Nandiyan na si Mang Rene, sumasagap ng issue. Mamaya may issue ko. Ngayon, eto na, Doc. So, kailangan talaga merong
pahintulot ng doktor at kailangan ay okay lang na nurse yung gumawa nun, pero nga may pahintulot dapat ng doktor. Parang wala daw ganun, Dok. Paano kung wala? Kasi by rule, dapat ang nag-order doctor kasi hindi naman pwedeng mag-order ang nurses. Ang nurses, nagke-carry out ng order ng doktor. So, kunyari, nag-order yung doktor, sige, injectionan mo siya, pwede. Kasi, kumbaga, ang sasagot nun, yung doktor. Pero kasi ang nurses, taga-carry out lang na mga orders ng doktor. Ang tanong ko, Dok? Ang tanong ko, Dok, pa na isa. Okay, sige, given yung sinabi mo. Ang tanong ko, Dok, hindi ba pwedeng mamaya na lang yon, bukas na lang? Kailangan ba talaga yung mga drip-drip na yan? O dili kaya, ibig ko sabihin, may oras ba talaga ng pagtuturok ng drip? Hindi, yun na nga yung isang questionable sa sinabi niya kasi diba sabi niya, aabutan siya ng time na nandun siya sa may Senado sa pag-inject ng gluta. Well, actually, hindi naman niya kasi katulad ng ibang gamot, katulad ng insulin, dapat on that time ma-inject ka. Tapos may window area lang na pwede kang mag-miss. Pero ang gluten tayo, kahit ma-miss mo isang araw, pwede. At saka kasi yung medyo questionable nga sa kanya na-discuss natin is, pwede naman pala siya mag-on call nang magtuturok sa kanya. So why do it at the Senado na magiging controversial? Ba't hindi na lang sa bahay nila? Kaya nga, ito naman kasi si Maria. Pero there's nothing wrong with having the glutathione injection or IV drip kasi right naman niya yan na para kung gusto niya na anti-aging. So sa kanya naman right yun. Pero ang ano lang dun is yung circumstances on how she got the IV drip, yun yung medyo questionable kasi unang-una, as a citizen ha, as a whole to ha, generalization. Kahit na sino, kahit hindi si Maria, kahit hindi involved si Senator Padilla, kahit sino po sa na government official kasi, hindi ba busy ang office niya para dun nagagawa ng ganon? Kasi ang unang tatanong, hindi ako na-entertain, nangingi ako ng tulong kay dun sa government official. Tapos makikita ko, yung asawa nagpapadrip dun. So available pala yung office niya para entertaining itong mga tao. So ba't hindi na-entertain? Again, hindi particular to kay Senator Padilla, ha? Kaya lang kasi, ang nangyari lang kasi is nangyari doon. Parang katulad din, paro din yung mafe-feel nung iba kung makita nyo nagpa-picture din si First Lady sa office ni PBBM na nagpapagluta, di ang laking gulo. Oo nga. Siyempre, ibabash nila. Oo. Kasi nga, government officials, dapat maintindihan din pati nung family members, meron kayong responsibility sa public on how to properly act. Kasi, para hindi din kayo napupuna. Siyempre, kung public officials kayo, mas may tendency kasing kahit konting galaw nyo lang, masisita na. Kaya dapat, konting ingat. Para hindi nasisita. Lalo pa naman ngayon, ang political, weather, tingin na ng bakuran. Parang may nagtapo ng basura doon, patingin nga. Parang ganon. Correct, doktora. Kaya ingat. Ngayon, doktora, paano yon? So, ibig sabihin, si Robin hindi busy talaga. Kasi kung sabi ko lang, sabi ko lang, yun yung maiisip ng si... Kung ako yung nakakita at alam ko yung circumstances, ayun yung maiisip ko. Tapos, yung isa pa is yung first sentence niya. Parang sabi niya, parang iba tayo, parang ganon. So parang ang connotation sa ibang tao, so again ha, sa akin lang to ha, hindi ko alam sa ibang tao, ang connotation lang sa akin is, may special privilege ka ba dahil asawa ka ng senator? Pwede mo gawin sa ganyan-ganyan? So ayun yung sinasabi ko, so ingat ka, kasi ingat tayo kasi mga public officials nga ang mga asawa nila. So lahat ng gawin nila, ang matatamaan yung asawa mismo, yung mga asawa mismo nila. So, ingat-ingat talaga. Pero, ngayon, ito ha, himay-himay natin yung video ha. Bigyan mo na reaction ha, doktora ha. Dali. Okay, eto na. Iimbestigahan sa Senado ang gluta drip session ni Mariel Padilla sa loob mismo ng Senado. Sa isang Instagram post na burado na ngayon, ipinakita ni Padilla na nagpapagluta drip siya habang nasa opisina ng asawang si Senador Robin Padilla. Ayan. So, nandoon nga, kita mo si Robin parang natutulog lang. Nalo. Diba? Ayun. Tapos,
Tapos itong jowa niya, dala-dala pa rin, pati yung stand, doktora, dala-dala. Ayan o, oh, kitang-kita. Gluta drip session ba yung ano, opisina ni ano? Kasi bakit nalang stand? Di ba? May stand eh, oh. Parang sinadya talaga. Ayan o, oh, eto. Etong nandi dito sa gitna. Yan, yung stand na yan o, oh, nakakabit yung gluta drip doon sa taas. Kung iyaan ay aksidente lang na, walang stand yan, dok. Di ba? Dapat yan, ang nandiyan dyan, baka sinabit lang sa may hook. Di ba? Sa gilid, sa gedli-gedli lang. Oh, eto, kita mo, oh, talagang parang pinaghandaan. O talagang tuwing pupunta siya dyan, eh, nagaganyan siya. Ano sa tingin mo, Doc? Opinion mo lang, ah. Oh, yung opinion mo lang. Baka nanghiram sila sa clinic. Ah, nanghiram. Diba may clinic, nanghiram? May clinic daw? Oo, so pwede namang ganun. Oo. Baka nanghiram sa clinic. Hindi ko alam yung circumstance. Siyempre, hindi natin alam yung circumstances. Oo, nga pala. Hindi kita pinapahamak, Doc, ha? Nanghiram yung circumstances. Baka nanghiram sa mga... Siya mga hindi nakakaalam, ganyan kami mag-usap sa personal ni Doc. Oo, okay. Sige, tuloy natin. Ang glutadrip ay maladextrose na paggamit ng glutathione na isang uri ng antioxidant. Ayon kay Senadora Nancy Binay, chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges, bagamat hindi miyembro ng Senado si Mariel, kailangan pa rin itong silipin ng mabuti dahil may kaugnayan ito sa integridad at reputasyon ng Senado at kalusugan. Nakababahala rin umano ang IV procedure ni Mariel dahil ginawa ito ng walang abiso sa clinic ng Senado. Ano, walang abiso, Doc? Hindi siya umiram doon, for sure. Diba? Mukhang mali tayo doon sa iniisip natin na baka humiram doon sa clinic. Eh, wala nga daw abiso. O, paano yan? Hindi natin alam yan. Hindi, actually talaga, kailangan inform nila yung clinic kasi pag IV drip kasi compared sa IV push, less ang complications ng direct IV push compared sa drip. Ang drip kasi, pwedeng maraming mangyari. So, yung pinakababantayan mo dyan is fluid overload. So, pwedeng masobrahan ka ng tubig sa katawan, baka pumunta sa baga or pumunta sa puso, bigla ka mahirapang huminga. So, kailangan yan under, ano talaga, doctor supervision yan. Yun yung, medyo minsan kasi, medyo lenient kasi sa Pilipinas yung ganyan na sa kahit na lang sa mga spas pa nag-i-inject, diba? So, kasi minsan hindi nila alam yung mga possible complications na mangyayari. So, kailangan yan, naka-inform ang clinic. Ah, may mga ano dyan, yung mga nagpe-freelance na mga nagtuturok-turok ng mga ganyan. Doktora, ano masasabi mo doon? Hindi, alam ko, inaayos na ng PAASO yung Philippine Association ng Aesthetic Surgeons at saka mga iba pang association na as much as possible under the supervision of the doctor. Kasi minsan, nag-i-inject lang sa mga spa, yung mga ano lang nila, nagmamasahe, nagpe-pedicure, tapos nagugulat kami. Kasi may mga complications yan eh. Kaya nga ang mga estudyante, di ba, bago sila maka-inject, dapat graduate muna ng medicine. Oo nga. May possible complications pa din siya eh. Sabi ni Boss Daniel, kung hindi safe ang gluta ayon sa DOH at FDA, bakit meron sa sirkulasyon? Sasagutin ko? Oo. Sagutin mo na. Actually po, yung glutathione was initially used for fatty liver disease. So, gamot po talaga siya for fatty liver disease. Kaya lang po, napansin nila, nung nagagamot na for fatty liver disease, gumaganda yung balat ng mga pasyente. Yun. So, kaya po lahat nung mabibili yung glutathione ang nakalagay sa indication nila, fatty liver disease. Pero isa po sa mga complications niya, is destruction ng melanin. So pag namatay po yung pampaitim ng balat nyo, doon kayo pumuputi. So side effect po yung pagputi, hindi po yun yung main action niya. Ang main action niya is basically po antioxidant po siya. So ibig sabihin wala pang matibay na ano, ha? Sa ito base lang sa pakikipagtalastasan ko sa iyo, parang wala pang matibay talagang batas na po pwedeng maging boundary sa lahat ng mga yan, sa sirkulasyon nga ng mga gluta, mga ganon, na mga nangyayari ngayon na sabi nga dito kanina,
tuloy-tuloy, napakarami na kahit nga yung mga parlor na maliliit, merong nag-inject ng gluten na hindi naman doktor, marami diyan yung mga gumagala-galang mga freelance ano, nagpe-freelance na nag-i-inject, nag-aalok ng gluten. Oo, 'di ba, doc? Oh, yes. So ibig sabihin, wala pa talagang matibay na ano, na batas o meron na. Kasi po considered kasi siya as basically as supplement. Yung glutathione kasi po, na, yun lang yung naturally occurring na antioxidant sa katawan natin. Kaya lang, as we age, nadideplete or nawawala na siya halos. So, paano mo siya makukuha? So, naturally occurring sa body. So, pwede kang kumain ng mga pagkain na mag-i-stimulate ng glutathione production sa sarili mong katawan. Or yung easiest way nga is supplemental. Hmm. So, oral, IV, or drip. So, iba-iba na. Pero kailangan ng katawan yon as antioxidant. So, ano mas mas mabisa, Doc? Yung oral? Yung, supplemental? IV? Oh, supplemental IV? Oral, IV, or IV drip. Kasi po, siyempre, iinumin mo siya. So, gagawa pa siya ng first pass effect. So, ibig sabihin, idadigest mo pa siya. So, yung almost kalahati nun, iihi mo or ipupupo mo or ipapawis mo. So, konti lang ma-absorb mo. Almost 50 to 60% lang ma-absorb mo. Okay. Pag direct IV naman, so usually yun yung preferred route ng mga tao. Basically kasi, 80 to 90% ma-absorb ng katawan plus mabilis lang yung procedure. At saka compared sa IV drip, mas mura yun. Tsaka less ang complications. Yung IV drip naman, mas marami kasi siyang complications. So yun nga, of fluid overload. Pwede kang magkaroon ng infection. So pwede ka rin magkaroon ng hematoma kasi matagal siya. So mas mahal pati siya. So yun yung kasi babantayan mo pa siya sa clinic ng matagal. So basically yun yung mga advantages niya tsaka disadvantages niya. May tanong sa iyo, Doc. Pwede naman na oral lang. So Doc, may tanong dito. Doktora, ilang oras po tumatagal yung drip session? Case to case kasi yung iba dati kasi ang ginagamit nila is 250 ml so marami 'yon. So matagal yung bantayan kasi hindi mo pwede bilisan kasi nga ang possible complication na isa is fluid overload. Sabi ni Rocket. But Doc, depende kasi yung iba 30 minutes, yung iba 1 hour. Case to case. Eto sabi ni Doc. Kung papansinin mo, marketing din yun ng mga ibang spa, syempre kung naka-drip ka, mas mahal. Mas mahal ba talaga yun? Mas mahal ang singilan pag naka-drip ka compared sa IV push. Pero mas effective ang IV push. Mas effective. Ayan ha. Mas effective yung IV push. Sabi dito ni Rocket. Doc, ilang gram po sa isang session ang glutadrip? Depende kung anong gusto mo na action gawin sa glutathione. Kasi may general use. So in general use, kung gusto mo lang ng general health. So kung gusto mo ma-improve yung immunity mo, gusto mo ma-improve yung heart mo, yung kidneys mo, yung liver mo. So basically 500 to 1,000 milligram per day yon. So, kukumpitin mo, kung once a week ka lang nagpapadrip, so kukumpitin mo yung 7 days. Pero kung ang gusto mo is yung skin whitening, since ang sabi ko nga, yung destruction ng melanin is more of a side effect or complication. So, pag nasobrahan ka, lilitaw yung side effect. So, puputi ka. So, kailangan yung dose mo times 3. Ganun pala. So, sa akin, halimbawa ako, nakita mo naman na ako, di ba? Meaning ko na nga, nagpapagluta ko kay Doc. Minsan-minsan lang? Oo nga, hindi naman ako madalas. So, di ba yung ginagawa? Sabi mo, naturally pogi ako, sabihin mo. Oo nga, natural na daw ho akong pogi. Sinasabi ko lang. Pero nagpagluta ko kay Doc, di ba? Every week ba yun, Doc? Yung ginagawa natin noon? Oo, usually ang recommendation, depende sa kaso, pwedeng once a week, pwedeng twice a week. Kunyari, fatty liver disease na hinahabol mo kasi ayaw mo talagang magkaroon ng fatty liver disease kasi diba, pwedeng mauwi siya sa cirrhosis. So, pag hinahabol mo yon, dapat mas madalas at saka mas mataas yung dose.
Kasi ano talaga yan, maganda sa fatty liver disease. Yun yung minsan hindi alam ng mga pasyente. Kasi sa Pilipinas ngayon, marami yung fatty liver disease. Actually, super effective yan sa ano, fatty liver disease. So, bakit sinasabi nila, Doc, na ano daw, hindi pa aprobado ng DOH, hindi pa aprobado ng FDA? Hindi siya kasi hindi siya kasi approved for skin whitening. Pero okay, approved siya for fatty liver disease. Kasi depende kasi kung paano mo siya gagamitin. Ah. Oh, yan, maliwanag ha. Hindi siya approved para sa pampapuputi. Aprobado siya para sa mga liver niyong naghihingalo. At saka diba? Cancer treatment din siya. Supplement siya for cancer treatment. Oh, diba? Inapprove din nila yon. Oh, aprobado yon, Doc. Oo, inapprove din nila for ano, para supplemental treatment for cancer. Ako, ha? Kailangan ko na yatang bumalik ulit, Doc. Actually, kasi diba sinasabi kasi nila, ang karamihan ng cancer is stress-related. So kung stressful lang life mo, tingin ko makakatulong sa'yo yung glutathione. Ito, may ano rito, tanong. Oh, Doc, tanong lang sa taong may Parkinson, syndrome. Okay lang ba magluta? May study silang ganyan. Effective daw siya. Although kasi sa atin hindi siya ganun ka-common, pero effective daw siya according to studies. Parkinson's disease at saka autism, effective siya. Yan ha, Pinay from DC, effective daw, sabi ni Doc. According to studies ha, kaya lang, according to the Philippine FDA, hindi siya approved doon. Pero according to international studies, pwede siya for Parkinson's disease and autism. Doc, pwede bang magbigay ka ng iyong ano muna, ng iyong credential, ng mga training, seminars, Kembolar, para at least alam nila. Ang age ko. Ay, hindi nila alam nga. Nag-training ako ng OB, tapos anti-aging medicine sa Australia. Tapos dito cosmetic surgery, tsaka half sabi Australia, tapos half dito. Pero, diba nga, since nasa politics kami, semi-retired na ako ng doktor. So, pag kami makakilala na lang talaga ako. Pag, special friends. Ba't ako ginagawa mo? So, special ba ako, Doc? Oo, so special friends. Ayan ha? Special friends. Hindi na siya talaga gumagawa kasi mayaman na yan. Diyos ko. Uy, doktor. Mapayamachismis yan. Nakita ko yung ano mga malawak na lupain. Hindi sa akin yun. Sa tatay ko yun. Ang humble mo. Diba? So yun. May mga tanong pa ba kayo? Ipi-play ko ulit to, Doc, ha? Itong ano natin, itong ating topic. Sabi dito may tanong. Si Kulaong pwede ba dyan, Boss Mike? Doktora? O parang kailan Monday skin. Kasi ang pangit eh, no? Ang itim! Naloko na. Anyway, mababash tayo. Dali, ito na. Ayon kay Binay, mismong DOH at FDA na ang nagsabing bawal at hindi ligtas na gumamit ng GlutaDrip. Sinusubukan pa ng GMA. Ano yon? Hindi sabi daw ng FDA at DOH, bawal, hindi daw ano, safe gamitin. Medyo tricky kasi yung statement niya. Kasi hindi niya sinabi in particular na bawal yung gluta per se. Ang sinabi niya, GlutaDrip. Diba, as I mentioned kanina, medyo ano yung drip kasi nga, pwedeng mag-fluid overload, pwedeng mag-cause ng infection, yun yung, tas, pwedeng magkaroon ka ng ano, ng air emboli, may mas maraming complication pag drip. So hindi ko alam kung yung statement niya is lahat ng gluta or gluta drip lang. Kasi yung statement niya, gluta drip lang eh. So tama naman yung statement niya na kung sa gluta drip lang naman. Yan, pwede. So ito mga kababayan ha, maliwanag. Dapat kapag kayo ay nag-undergo ng mga ganyang session ng gluta drip, gluta push, mas maganda na sa doktor who kayo magpunta kasi maraming mga ano ha, maraming mga pwedeng maging cost din pala kapag hindi tama yung paggamit at prosesong gagawin sa inyo. Ito, Doc, sabi dito ni Mang Rene. Sabi ni Mang Rene, hindi pwede sa drip. Dapat ipaligo, laklakin. Ha?
Or laklakin? Nino ni Mangusin? Loko-loko talaga to. Akala ko naman ano, glutenone as ano, sabi dito ni Mabel Raquen. Glutenone use of it result in whitening of the skin. Di ba yan ang ginagamit daw ni Michael Jackson noon? Oh, just read it from somewhere. Alam ko si Michael Jackson, nagkalo siya ng skin disease, vitiligo. Yung biglang nagpuputi yung skin. Tapos ang ginawa na lang niya, parang increase niya yung nag-stimulate ng vitiligo, pina-increase niya para talagang pumuti siya. Pero hindi siya nagpapagluta. Meron siyang vitiligo. Sabi ni Lola Sutil, nag up and down ang enzyme ko. Tumaas lang pag nag-gain weight ko. So ano 'yon? Ano dahil sa enzyme? Oo. Ano pong enzyme? Oh, baka sa type ano niya. Ng enzyme. Oo. Oh. Ito mga tanong niyo ha, Marvin Reyes, Diyos ko kayo. Sabi ni PBBM lang ang malakas. Hormones? Hormone siguro 'yon. Ay, super love ko si Doktora kasi loyalista pala siya. Hoy, magka-vibes ni Sir ni Boss Mike kasi nung nag-usap kami, nagkabiglaan para pala kami loyalista. Kailan ba tayo nagkakilala, Dok? O, diba? Sa clinic, sa Paco. May kasama ba ako? Oo, may kasama kang girl na lunon. Naloko na. Totoo yan? Hindi ka nagsisinungaling. Naloko na. Dalawa pa nga kasama mo nun eh. Maganda ba? Ay, oo, maganda. At saka ano, Daisy lang, Daisy. Baka siya tila. Si Mang Kanura ko. Naloko na. Daisy? Oo nga. Pero hindi naman siya ano. Pinagpawisan ako sa'yo. Oo. Anyway. Kung may nakitang masama ang mga netizen sa ginawa ng kanyang asawa na wala namang masama umanong intensyon. Oh, Doc. Oh, wala daw masamang intensyon. Kasi basically ako ano ko diyan, lahat ng bagay sa mundo is pinabayaan ma-discover o mangyari ng Diyos dahil gusto niyang bigay sa atin. Depende na lang sa tao kung gagamitin niya sa masama o sa maganda. Ang nangyari lang kay Mariel is, 'di ba nga, sabi ko sa inyo pag nagkakausap tayo. Kung may pera ka na hindi ka pa nagpaganda, kasalanan sa Diyos 'yun. So wala akong doktora pa sinabi. Wala akong kasalanan sa Diyos, ha? Ang nangyari lang talaga is yung circumstances kung paano siya nagpagluta drip, doon siya nayari. Kasi nga, as public official, syempre, pagkatapos ba ng president, sino susunod, vice president, sinong pangatlo, senador. So kung magkakasama ka doon sa mga tinitingala, tapos marami kayong followers. So maraming makakakuha nung ugali mo kung ganun. So kung mas humble kayo, mas maganda. So ang nangyari lang, nasilip kasi sikat nga senador, tapos artista pa si Robin. Sabi ko nga, paano gagawin nila kung si First Lady yan tapos sa office ni BBM? Makasabihin na naman nila, baka pulburon na yung dinidrip ni First Lady. Hindi na guna tayo. Oo, baka nagtuturok na ng kung ano-anong mga droga. Ganon, di ba? Nagkataon lang. Pero I'm sure, marami naman sa public officials natin na nagpapaganyan, nagpapagluta din. Kaya lang, pumangit lang dahil nga sa circumstances kung paano siya nagpagluta drip. Oy, may kilala ako. Talagang nagpupunta ng mga clinic. Si Mang Kadyot! Halatang halata sa peslak, di ba? Halata mo kapag yung peslak niya hindi na gumagalaw masyado. Ganon, di ba? Si Mang Kadyot, check nyo. So, yun na nga, doktora. No? Dali nga, panoorin pa nga natin itong isya. Baka iba naman itong isya. Dali. Ng Senado ang gluta drip session ni Mariel Padilla sa loob ng Senado. Sa isang deleted post sa Instagram, nagpagluta drip siya habang nasa opisina ng mister na si Senador Robin Padilla.
Ang GlutaDrip ay ang maladextrose na paggamit ng antioxidant na glutathione. Sabi ni Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson Senator Nancy Binay, kahit hindi miyembro ng Senado si Mariel, kailangan itong silipin mabuti dahil may kaugnayan anya ito sa integridad at reputasyon ng Senado, pati sa kalusugan. Nakapapahala rin daw ang IV procedure ni Padilla dahil ginawa ito ng walang abiso mula sa clinic ng Senado. Ayon kay Binay, mismong DOH at FDA na ang nagsabing bawal at diligtas gumamit ng GlutaDrip. So isa lang yung ano nila, Doc, yung mga sinasabi sa balita. Parang isa lang yung tema. May tanong dito si ano, Paul Villanueva. Doktora, ano po ba ang symptoms ng fatty liver? Usually, accidental finding siya. Kunyari, sumasakit ang tiyan mo. Tapos kasama pina-ultrasound ka, accidental finding. Yung ano, kumbaga, nakita lang may fatty liver ka. Pag hindi mo ginamot or iniwasan yung taba or kaya alcohol, baka mauwi siya sa liver disease in the future, usually cirrhosis or kaya cancer. Pero doktora, marami akong kakilala na mayroong fatty liver. Parang ano na lang yan? Parang napaka-common. Common, yan. Common. Diba? Common sa siya, mga... pero pwede siyang gamutin. Kasi nga marami na masyado because of our diet. Tsaka yung availability na kasi nung ultrasound, 'di ba kasi nung mga dati nung mga 80s, 90s hindi naman nagpapa-check up yung mga parents natin na ano na annually. Pero ngayon kasi since may mga health card na, parang kasama siya sa bayad na may executive checkup na yearly. So nasasama siya sa pag-check. So alam niyo na. Ngayon, eto pa. Kilala mo daw ba si Kevin Kiambao? Kilala mo ba? Oo. Naloko na. Alam mo yan? Hindi Kevin si Dr. Kiambao. Jason at ang pangalan ni Dr. Kiambao na kilala ko. Ay. Lover boy daw yan, sabi ni Daniel. At yun? Oo. Hindi mo makilala yan? Parang ikaw, matulis din. Ba't kasi lagi nakasunog sa jowa niya? Nakasunod sa jowa niya? Di na lang mag-stay sa bahay, sabi ni Maria Luisa. Dali, eto. Yan tuloy, bash to death siya. Kasi nga, alam nyo, eto ang problema dyan. Kaya nababash. Sabi ni Luwila, merong isang vlogger na humingi ng tulong sa Senado, hirap na hirap siya makapasok sa loob. Pero pag magluta pala, madali, nakakaawa yung vlogger na yon. Kasi na-scam, parang kilala ko yan. Oo nga, diba? So, ibig sabihin, itong mga binoto nating mga senador, ay napakahirap daw mahinga ng tulong, napakahirap daw anuhin, pero pagdating pala sa ganyan, yan, tuloy, nababa sila. Doktora. Wala pala. Ayun na yung kanina sinabi ko, di ba? Baka isipin ng mga tao, hindi ba busy ang office ni Senator Padilla para magkaroon ng gluta session sa loob? Kaya ingat-ingat po tayo, mga public officials. Oo, di ba? Kasi nga para tuloy lumalabas, hindi pala kayo busy. Paupo-upo lang kayo sa mga opisina nyo. Hindi kayo maglingkod sa taong bayan. Diba? Uy, pero hindi natin din alam ha. Baka mamaya lunchtime yun. Ay, ganun? Akala ko pagka government, walang lunch break. Ay, malay mo kakain din sila. Ikaw talaga. Siyempre kakain din sila. Eh, tingnan mo pagka nga nasa session eh, kain na lang sila ng kain doon habang nag-aano, diba? Sabi dito ni Marvin Reyes, ano? Boss Mike, si Kulaong, baka kaya paputiin ni Doktora yung budhi? Nagpapaputi ka ba daw ng budhi? Ay, yung budhi, mahirap yun. Kailangan niya magsimba ng maraming beses. Doktora! Masyado na kitang naabala. Uling tanong, ano masasabi mo ngayon bilang ikaw ay isang doktor, dating anak ng politician, ano masasabi mo sa nangyayaring panunungkulan ng ating butihing presidenteng Bongbong Marcos?
Hi, syempre ako okay na okay ako kay BBM. Kaya tignan mo minsan, ayan, tignan mo pag binabati ko, quiet lang siya kasi pagka pinatulan mo minsan, lalaki pa. Instead na magtrabaho ka na lang, lumalaki pa yung mga issues sa wala namang saysay. So, kailangan work lang ng work. Noon din naman kasi yung mga Marcoses na work lang ng work, 'di ba? So, ako gusto ko yung ganun, work lang ng work. At saka kasi ang aga pa para mag-anuhan. One year pa lang nakalipas, di ba? Magto 2 years pa lang. Matagal pa naman siya. Kaya kailangan, ano muna tayo, bigay muna natin yung full support kay PBBM. Kasi, syempre, buti nga siya, hindi siya masyadong nag-a-adjust kasi nakita niya na yung mga paano nanungkulan si ano dati, si Apo Makoy, di ba? Oo. Siyempre kami, solid, alam mo naman, solid-solid. Okay, ka muna. Marami nagtatanong, ano daw masasabi mo, bakit daw itong si Amy Marcos parang iba yung tinatahak na landa? Kala ko ba secret yun? Ha? Kala ko ba secret yan? Secret pala yun! Naku, sorry, madudulas ako. Sorry talaga. Secret yun! Secret. So, huling message sa mga manonood para nang sa ganon, maging ligtas sila. Kung sakasakali man na sila maisipan nila na mag-undergo ng pagpapagluta, ganyan, pagdidrip, ganon. Message ko lang po sa inyo, so... as much as possible po, kung mga medical treatment or kahit beauty treatment, as much as possible po, punta kayo sa doktor. Minsan kasi sa sobrang pagtitipid, pumupunta kayo sa may gilid-gilid. So, ano po, kaya minsan sinasabi namin, pwede naman po kayo makipag-usap sa doktor kung gusto nyo tumawad, pwede. At kasi po pag-doktor kasi yan, katulad yung first time nyo mapapagluta tayo, pag-doktor po ang kausap nyo, i-skin test po muna namin kayo para sigurado kaming wala kayong allergies. Eh baka po pag sa iba kayo nagpunta, hindi kayo na-interview mabuti. Yung pala, hindi kayo candidate for glutathione. May complications pala na pwedeng mangyari. Baka ma-injectionan kayo, magkaroon pa ng problema. So as much as possible po, punta muna po sa doktor. Sa government officials naman po, basta po tandaan natin, syempre po, tinitignan tayo ng mga tao. Including po yung mga family members natin. Hindi po yan digta sa tingin ng mga tao. So as much as possible po, kahit kasi sa tingin natin wala tayong ginawang mali, pero kasi yung iba po yung tingin ng iba. So kailangan mag-ingat lang na huwag gagawa ng pangit sa tingin ng mga tao na feeling nila is inaabuso natin yung ating posisyon. Kaya para mas maganda po yung inyong trabaho. Ikaw talaga, idol ko pa naman si Robin Padilla. Ayun ha, maliwanag. Doktor, maraming salamat, Doc. Doktor Alec Guerrero. Bye-bye po. Bye. Our beloved Boss Mike.